Buhay ang EDSA! Muling nagkulay dilaw na hinaluan ng puti sa EDSA Shrine ngayong Biyernes ng magtipo ng mga lider at personalidad ng oposisyon. Matapos ang misa, kapitbisig nilang inalala ang 1986 People Power Revolution at nanawagan laban sa isinusulong na Charter Change o Chacha. Dumalo sina Senador Risa Ontiveros, Albay 1st District Representative Edsel Lagman, mga dating Senador Leila De Lima at Bam Aquino, pati si Attorney Chel Diokno. Buhay ang EDSA! Nagpakita rin ng suporta ang ilang grupo ng mga kabataan, madre at people's organizations na nagdala ng mga dilaw na bulaklak at nagsuot ng dilaw na laso. Ayon sa Buhay ang EDSA Campaign Network, paalala sa mga nasa poder ang mga ganitong pagtitipon na hindi sila mananahimik laban sa mga aabuso sa pwesto. At sa aral ng kasaysayan, tulad noong pinatalsik si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., 38 taon na ang nakalilipas. Hindi pwede na wala na yung ang diwan ng EDSA. Nandyan pa ho at palalakasin ho natin lagi yan sa pananawagan natin ng katinuan sa pamahalaan, kaayusan sa pamahalaan. We can never underestimate the value of prayer. God should always be in the equation, whenever we fight for justice, human rights, protection of the poor. Naniniwala sina Ontiveros at Diokno na posibleng bahagi rin ng Chacha nang umano'y tangkang burahin ang mga bakas ng 1986 EDSA Revolution. Itong pagtanggal sa anibersaryo ng People Power Revolution bilang opisyal na holiday. And yes, itong Chacha dahil ang 1987 Constitution ay bunga ng EDSA People Power Revolution. Itong pagbabago ng Constitution, parang gusto na rin nilang makalimutan yung nangyari at kung bakit tayo nagtayo ng 1987 Constitution. Nauna nang sinabi ng Pangulo at ng mga lider ng Kamara at Senado na economic provisions lang sa Konstitusyon ang nais baguhin para makahikayat ng mas maraming dayuhang mamumuhunan sa bansa. This administration's position in introducing reforms to our Constitution extend to economic matters alone or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. Pero duda ang maraming grupo ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, guro at iba pa na patuloy na kumikilos laban sa Chacha. Muli silang magtitipon sa isang rally sa February 25 para gunitain ang araw ng lisanin noon ng mga Marcos ang Malacanang at patuloy na manawagan kontra Chacha. Tinatayang mahigit 8,000 pulis ang ide-deploy sa Metro Manila at Cebu sa linggo. Yung pagbo-provide po natin ng security is not only for those who will be affected but also doon sa grupo po nila na sila rin po ay ma-secure. Mamaya may mga makapasok po doon na may mga manggugulo for whatever interest na gusto nilang i-propagate. Sa ngayon, wala pa namang na-monitor ang PNP na banta sa seguridad. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,